Hi guys, welcome back to my YouTube channel, ang aking munting YouTube channel. So, how's everybody? Today is Tuesday. Kumbaga, dito is Dinsdag. Okay? In Netherlands, we speak Dinsdag. Vandaag is Dinsdag. Yes. And chika, how is everybody? How if kumusta po yung mga friends ko sa aking mga subscribers, ang aking munting subscribers. Hello. I wish everybody's doing okay. I wish everybody's doing healthy and everybody's safe. Ayan, kasi here dito hindi pa tapos. Meron pa rin mga case ng COVID and hindi pa rin ako kumpiyansa na laging lumalabas or laging gumagala. So, stay safe pa rin tayo, guys. Okay? But, ayan. I decided to film this happenings right now is because kami lang dito sa bahay and overnight kami lang dito matutulog kasi my husband is in, wala siya dito sa bahay. Kaya kami lang. Okay, for today's vlog, gagawa ako ng popcorn. Tadaan! Okay guys, so nakikita nyo popcorn. Pero, hindi lang ito siya basta-bastang normal popcorn. Kasi... What is this, Miranda? What is this? Popcorn! But, di lang siya normal na popcorn kasi gagawa ako ng caramelized popcorn. Okay, so without further ado, let's begin. Okay, ayan na guys. So, nilagyan ko na ng kaunting mantika ang ating kaldero. Ayan. Need nating gumamit ng kaldero kasi meron siyang takip. And, ayan, meron siyang kaunting mantika. So, nga pala guys, gagamitin natin siya ng apoy ng medium heat. Red lang natin ng sandali ng ating popcorn at tatakpan. Kasi nasa medium heat siya. Ayan. So, hindi yan siya masusunog kasi maririnig mo naman if pumuputok-putok na siya. Okay? So, ayan na nga guys. While waiting for our popcorn, ayan, naririnig mo na na kumukulo na siya. Gagamit ako ng 60 grams of white sugar. Ilalagay ko sa kabilang pan. Tapos, nagkata ko ng 25 grams of butter. Ilalagay ko yan siya mamaya sa ating mixture. So, wait, ang hirap. Ayan, so ayan na guys. Ayan, nilagyan ko din ng kaunting tubig, mga 3 tablespoons of water. Ayan, dissolve natin ang sugar. Dissolve natin ang sugar. Kapag na-dissolve yan siya, magka-caramelize yan siya. And, ako, while kapag nag-dissolve ako or nagka-caramelize ako ng sugar, is ginagamit ko itong wooden spoon. Kasi, hindi siya masyadong dumidikit. Okay. Ayan. Did you hear that? So, ayan na guys. Pumuputok-putok ng ating popcorn. And, if narinig yung pumuputok-putok na, i-open nyo lang yan. Di ba nakatakip siya? I-open nyo lang yan siya ng kaunti para makalabas yung ano niya. Yung usok niya. Ayan. Sisilipin natin. Dito. Ayan, and ang ating caramel ay
kumukulo na din. So, after that one, kapag na-dissolve na yung sugar, lalagyan natin ng 25 grams of butter and a pinch of salt. Ayan. Ayan na guys. Update natin after 2 minutes. Ayan na siya. At ang ating sugar ay magka-caramelize na at mag-iibang kulay niyan. Magiging brown yan siya. And this one, update din natin. Ayan. Ang bango-bango niya. Promise. Ayan. So, haluin lang natin siya ng kaunti. Ayan. I-mix-mix natin siya. Hanggang sa magkukulay brown yan siya. Ayan, nakikita nyo. Parang nag-iiba na yung kulay niya. Isn't you okay? And, gamit ko ang apoy is still half fire. Half heat. Okay? So, ready na ang ating popcorn. Ito-turn off ko na ang ating fire. Ito, while waiting, habang hinihintay ko siya, ang popcorn natin is ito-transfer ko sa ibang lalagyan. Ayan, update natin guys. Ito na ang ating popcorn na transfer na natin sa ibang lalagyan. At tapos, lalagyan lang natin ng kaunting asin. Konti lang. Kasi mamaya, lalagyan din natin ito ng asin. And, ihahalo natin mamaya ang ating butter doon. So, while waiting, ito lang muna. Hintay-hintay tayo. Hindi natin siya pwedeng palakasan ng apoy kasi masusunog ang asukal natin. Pabayaan lang natin siya maging caramelize. As what you can see naman, nagka-caramelize naman siya. Nag-iiba yung kulay niya. Ayan. Na pag happy na kayo sa kulay ng asukal nyo, ng caramelized asukal nyo, ayan, pwede nyo na siyang ilagay ang butter, ang inyong butter, tapos pinch of salt. Ayan. Ako, for me, ipapa-brown ko lang muna yan ng kaunti. Medyo kanti pa, pero nakikita ko naman na nagbabrown na siya. Yan. Ayan na guys. So, happy na ako sa kulay ng aking caramelized sugar. At ilalagay ko na ang butter. Yan. So, gaganyan natin siya. I-mix-mix. At lalagyan natin ng kaunting asin. At ayan na. So, ayan na guys. Ito na ang ating last procedure. Ayan. Lalagay na natin ang ating caramel sa ating popcorn. Ayan. Nilagay ko siya sa baking niya. Ayan. Tapos, ayan. Ang hirap mag-film. Okay. Tapos yan guys, hahalu-haluin lang natin yan. Tapos, hayaan lang muna nating lumamig. Ayan. Ayan na guys. Nalagay na natin ang ating caramelized sugar. Tingnan nyo. Ayan. So, kapag ganyan na siya, hahaluin lang natin siya. Pero mag-ingat kayo. Dobling ingat talaga kasi mainit siya. Mainit yung sugar, caramelized sugar. At talagang kapag didikit yan sa kamay mo, nakakapasok talaga. Kaya habang hinahalo natin, kakaunting ano yan siya, lalamig na siya. Ayan. Pero, huwag muna nating iserve sa mga bata, especially mga 10 minutes. Kapag lumamig na siya, ayan, pwede natin kainin. And like this one, ito siya. Ayan. Sobrang sarap niya guys. Ayan, so ayan na guys, malamig na siya, pwede na nating iserve sa ating mga anak. Ayan, malamig na siya. Ang sarap niya talaga guys, nagahalo yung
tamis at alat ng asin at saka sukal at saka butter at saka caramel. Ayan, reserve ko yan para bukas kasi pupunta kami doon sa Fine Centrum. Ayan. Popcorn! Yay! It's makalik! Have fun! Lekker? Ayan, happy eating! Lekker, Miranda? Yeah. Good so, Brian? Yeah. Yummy? Yeah. Okay, bye! Yes, guys. So, ayan na po ang ating paggawa ng simpleng-simpleng caramelized popcorn. Sana po ay may natutunan kayo and sana may bonding kayo yung snacks nyo ng mga anak nyo. Okay, bye! Till my next video. Bye!